Magandang buhay, isang napakagandang pagbati. Alam po ba ninyo na walang ibang hangarin o layunin ang Diyos para sa atin kundi magandang buhay? Ito ang dahilan kung bakit si Maria ay Imakulada Konsepsyon. Ipinaglihing walang kasalanang orihinal ng kanyang ina na si Santa Ana. Balikan po natin ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Magandang buhay, ito ang bigay ng Diyos kina Adan at Eva, ang ating unang mga magulang. Sila ay nilikhang kawangis ng Diyos. Ibig sabihin, sila ay nakikibahagi sa buhay ng Diyos. Pinamamahalaan nila ang sanglilikha. Masaya sila sa paraiso. Ngunit ang magandang buhay ay naging malungkot na buhay. Tinalikda nila ang Diyos. Nagtaksil sila sa Diyos. Napaniwala sila ng demonyo na nag-anyong ahas na kapag kinain nila ang bunga ng punong ipinagbabawal, sila ay magiging Diyos din. Higit sila na magiging makapangyarihan. Nalinlang sila ng kalaban ng Diyos. Sapagkat sa totoo lang, wala nang gaganda pa sa buhay na nagpapailalim, sumusunod at dumedepende sa Diyos. Mula noon, nalayo na sila sa Diyos. Pinali sila sa paraiso. Ang magandang buhay ay naging malungkot na buhay. Hindi lamang iyon, tayo na mga anak ni Adan at Eva ay nagmana ng kasalanang orihinal. Subalit, nangako ang Diyos na may darating na tagapagligtas. Ang malungkot na buhay ay muli niyang pagagandahin at pasasayahin. Susubuin niya ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas nating lahat. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, kailangan may isang babae na magsisilang sa kanya. Si Maria ang babaeng iyon. Bilang paghahanda sa kanya sa pagiging ina ng Diyos, siya ay ipinaglihi ni Santa Ana na walang kasalanang orihinal. Isa itong malaking usapin sa teolohiya. Sasalungatin ito ang dalawang mahalagang doktrina, ang universality of original sin at ang universality of Christ's redemption. Salamat kay Blessed John Dan Scotus, who made the distinction between preservative redemption na akma kay Maria, kaya ang bati sa kanya ng Anghel Gabriel na pupuno ka ng grasya, at ang reparative redemption na akma naman sa atin. Nais ko lamang pong bigyan pa ng karagdagang paliwanag ang distinction na ito na binigay ni Blessed John Dan Scotus, sapagkat ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang Imakulada Konsepsyon ay sasalungat dun sa universality of original sin. Kinakailangan kasi dun sa doktrina ng universality of original sin, lahat ng magiging anak ni Adan at Eva, tayo pong lahat yun, sa lahat ng panahon, magmamana ng kasalanang orihinal. Kung si Maria ay hindi magmamana ng kasalanang orihinal, siya'y magiging exception, lalabag dun sa universality of original sin. Parang si Maria'y magiging Diyos na rin, ganun siya na may tao lamang. At ganun din sa universality of Christ's redemption, na ang pagiging tagapagligtas ni Kristo ay para sa lahat, magiging exception din si Maria. Hindi na niya kailangan ang pagliligtas ni Jesus. Kaya si Blessed John Dan Scotus gumawa ng distinction. Yung reparative redemption, ito'y para sa atin. Ito'y para sa atin. Tayo na isinilang na mayroong original sin, mapapatawad sa pamamagitan ng binyag
tayo na nagkakasala, yung personal or actual sins, mapapatawad ng sakramento ng kumpisal, reparative redemption, at ang pinagmumula niyan ay ang Paschal Mystery ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay, yung kanyang pag-aalay ng buhay sa krus. Doon nagmumula lahat ng mga biyaya ng pagliligtas sa ating. Samantala, ang preservative redemption dito ay ipinapakita sa atin na si Maria ay hindi exception. Hindi siya exception. Manapay yung pagliligtas na gagawin pa ni Jesus, sapagkat hindi pa niya naisisilang sa Jesus. No? Yung gagawin pagliligtas ni Jesus ay mauunang i-apply kay Maria. Kung tawagin preservative redemption, na hindi pinahintulot na siya'y magkaroon ng kasalanan original. Ayon sa isang dalubhasa, si Monsignor Leandro Castro, sabi niya, ang paghahalintulad ay kung tayong lahat, kasama si Maria, ay naglalakad sa daan. No? Nagkataon namang si Maria lamang ang may dalang payo, biglang umulan, tayong lahat nabasa, si Maria ay hindi preservative redemption. Hindi pinahintulot na siya magkaroon ng kasalanan original. O di kaya naman naglalakad tayo sa daan, mayroong manhole na hindi tinakpan, gabi tayo naglalakad, nahulog ang lahat doon, si Maria ay hindi dahil pagdaan niya ay tinakpan. O di kaya naman mayroong nakakahawang sakit, lahat tayo nahawa pero si Maria ay hindi sapagkat siya'y binakunahan. So yun po ang paghahalintulad ni Monsignor Leandro Castro. At tayo nagpapasalamat kay Blessed John Dan Scotto sa distinction na ito upang may paliwanag ang pagiging Imaculada Conception ni Maria, pinaglihing walang kasalanan original. Kaya naman, noong taong 1854, sa papal bull na Inevitabilis Deus, ay ipinaroklama si Maria, ipinaglihing walang kasalanan original ng kanyang ina na si Santa Ana, Imaculada Conception. At sa Ebanghelyo, sa dakilang kapistahan ng Imaculada Conception ng Mahal na Birheng Maria, binibigyang pansin po doon yung pag-oo ni Maria sa Anghel Gabriel. Binati siya, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Yung pong expression na napupuno ka ng grasya, full of grace, yung po'y tumutukoy sa Imaculada Conception. Walang bahid ng anumang kasalanan. Ipinaglihing walang kasalanan original. Nabawi ni Maria ang pagtataksil ni Eva. Nabawi ng pag-oo ni Maria ang paghindi ni Eva. Kung tutuusin, si Lucifer ang pinakaunang nag-no, nag-hindi sa Diyos. Sabi niya, non serviam, sa wikang Latin, I will not serve. Dahil nais niya mahigitan ang Diyos. At sabi din po ng mga dalubhasa ay na laman ni Lucifer na ang ikalawang persona si Jesus magiging tao. Yan, kumbagay mahihigitan pa ng tao ang mga anghel. Merong inggit si Lucifer sa tao. Kaya nagrebelde siya. Nahulog siya mula sa langit at nagrebelde sa Diyos. Bahagi ng pagrebelde niya ang pagtukso kina Adan at Eva. Nahulog man sa kasalanan sina Eva at Adan, subalit hindi pa rin siya nagtagumpay. Kung tutuusin, napakalaki ng repercussions ng paghindi ni Adan at Eva. Lahat tayo napadamay.
Subalit mas higit ang pagmamahal ng Diyos. Binigyan niya ng pagkakataon na makabawi ang tao sa pamamagitan ng pag-oo ni Maria at ng kanyang anak na si Jesus, ang ating tagapagligtas. Tunay na kapag ang tao ay nagkasala, malaki ang repercussions tulad ng pagkasira ng pamilya dahil sa pagtataksil, pagkaubos ng kabuhayan dahil sa sugal, pagkasira ng kinabukasan at ng kalusugan dahil sa droga, pagkasira ng dignidad dahil sa pandaraya, pagkasira ng relasyon dahil sa pagkamakasarili. Subalit, pwede pa itong mabawi ng muling pag-oo ng tao sa Diyos. Kailangan lamang ang kababaan ng loob, pagsisisi sa kasalanan, pagkukumpisal, at muling pag-oo sa Panginoong Diyos na nag-aanyayang magbalik loob, magbagong buhay. Tunay, karanasan nating lahat, dumarating sa ating buhay na tayo'y nakakapag-no sa Diyos dahil sa ating mga kainahan. Pero pwede tayong bumawi. Mag-yes ulit tayo sa Kanya. Sapagkat ang Diyos kailan may hindi sumusuko sa atin. Ang isa pang hamon sa atin ay ito. Kung ang kasamaan ay pwedeng magkaroon ng networking. Kita po natin ang nangyari kay na Adan at Eva na sila magkasala, nagkaroon na ng networking ang kasalanan, ang kasamaan, lumaganap na. Ganon din ang kabutihan, pwede rin magkaroon ng networking. Tulad ni Maria at ng kanyang anak na si Jesus, sana tayo maging instrumento ng paglawak ng kabutihan. Huwag sana tayo ang magiging dahilan para malimitahan ang kabutihan. Sa halip tayo ang magpapalawak nito. Salamat at may iba't ibang apostolado ang simbahan upang may pahayag ang mga aral ni Kristo. Katangi-tangi ang apostolate ng Daughters of St. Paul, ang print media, radio, television, at iba't ibang social media platforms dahil sa internet. Salamat sa Daughters of St. Paul, sa Society of St. Paul, sa pag-imbita sa akin upang makapagbahagi tungkol sa dakilang kapistahan ng Imakulada Concepcion. Ito ay para mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya naman, muli, magandang buhay sa inyong lahat. Ibahagi natin ang magandang balita ng kaligtasan. Ibahagi natin ang magandang buhay.